ngayon ng online shopping dahil bukod sa lawak na mapagpipili ang mga gamit na for sale dito, hassle-free pa ang mga transaction. Pero dapat mag-ingat ang mga online shoppers dahil pinasok na rin ng mga kawatan ang mundong ito. Ano ba ang online scam na ito? Yan ang ipapaliwanag sa amin ni SP01 Johan Cacho ng BNP CIDG. Ang modus operandi ng mga online scammers na ito is una-una, gagawa mo na sila ng account, bogus account online sa mga different websites. Lalo-lalo na dito sa sikat ngayon na yung Facebook. Tapos doon po, ipopost po nila yung mga items, mga stock na gusto nilang ibenta sa mga potential online na shoppers. Ngayon po naman, pagka yung mga online shoppers naman, pag nagustuhan nila itong mga items na to, mayroong mga contact numbers doon na nakapost din doon sa Google's account. At doon nila kinukontak yung scammer na ito. Nagsisimula ang uri ng panlulokong ito sa mga online shops sa popular na social networking site na Facebook. Dito, magbebenta ang scammer gamit ang isang bogus item at kung sino man ang mamalasin na maglaglag sa kanyang patibong ay mawawalan ng malaking halaga ng pera. Halimbawa yung isang online na shopper na gusto niya isang item. Yun nga po, pukuntakin niya yung contact number ng yung scammer na yan. Pwede rin po silang mag-chat online para pag-usapan nila yung tungkol doon sa gawin nila yung transaction sa pagpipili nila doon sa items na nagustuhan ng online shopper. Tapos, pagka nagustuhan po yan, may ano po sila, ang mga usually itong mga scammers nito gumagamit din ng mga bugos sa transactions. Kunwari, gumagamit din sila ng tao para gamitin yung mode of payment nila, gumagamit sila ng pang-account. Yung mga iba, yung mga account nila sa yung sikatin ngayon namin, yung mga GCash account. Nadiskubre na maoperatiba ang panlulokong ito nang may magreklamong isang babae sa kanilang tanggapan. May tumulong po sa amin ay isang complainer na nabiktima rin ng ganitong klaseng modus operandi. Ang claim niya, binintan daw siya ng isang DSLR camera sa worth 40,000. Ngayon, ang ginawa nito, nagkaroon sila ng transaction sa through online at saka sa text din. Sa transaction nila, ang instruction itong scammer na to is gagamit daw siya ng pang-account ng isang kaibigan niya, parang gano'n. Kaya gumamit siya ng ibang taong yung account ng ibang tao para ipadala yung payment ng items. But after that, pagka ipadala na ng shopper yung nagkagusto doon sa item na yon, saka naman daw ipapadala yung item. So balit, ang nangyari nito, kaya nudumulog sa aming tanggapan ng kumplinata ito dahil pagkatapos ng kanyang payment, wala namang dumating na items na ayon sa kanilang pinag-usapan. Komplikado ang sistemang ginagamit ng kawatan sa online shopping scam. Sa unang proseso, gumagawa siya ng isang bogus account at doon ay nagbebenta ng mga ghost items. Kapag may natipuhan ng isang customer, papayaran niya ito sa pamamagitan ng isang bank transaction. Para naman sa ikalawang proseso, maghahanap ang online scammer ng isa pang biktima na magpapahiram sa kanya ng bank account para doon ito ideposito. Walang kamalay-malay ang pobreng may-ari ng bank account na niloloko na siya ng scammer dahil na rin sa di umano'y mapagkakatiwala ang itsura nito. Dito na nalaman ng dalawang biktima na iisang tao lang ang gumagansyo sa kanila. Itong scammer na to, ang mode of payment is through magpapadala sa bangko. So balit ang itong scammer na to, gumamit pa siya ng ibang tao na isang parang biktima niya na rin yan. Gumamit siya ng
account ang ibang tao para doon ipadala yung payment nung biktima. Ngayon ang style naman dito ng ano na to, scam na to. Kakausapin niya yung may-ari ng bank account na gagamitin niyang tao as yun ang para siya ang tumanggap ng payment ng victim. Tapos ito namang isa na dahil friend niya na nga sa ano, ka-chat niya na rin, may kataman niya sa Facebook, magkaroon siya ng tiwala. Kasi ang dahilan naman nitong scammer na to is kunwari may pakisuhi ako sa iyo na magpapadala kunwari yung kita ko, ganun ako niya, magpapadala yung kita ko ng worth 40,000 dahil sa allowance ko, ganun. Baka pwede makisuyo na sa, dahil wala akong bank account, pwedeng sa account mo na lang muna ipapadala. And then, after pagka na-receive mo na, pwedeng pakipadala na sa account ko naman sa GCash. Sumangguni ang dalawang biktima sa PNP-CIDG at agad namang nagsagawa ng isang entrapment operation ng mga otoridad para hulihin ang notorious na online scammer. Gumawa kami ng panibagong transaksyon sa the same account nung scammer na yon. Sa transaksyon na yon, nagkaroon din, nakita namin na talagang nagbebenta siya. So, kumagat uli siya sa panibagong transaksyon na ginawa namin. And then, nagkaroon kami ng close deal at saka payment. Sa pagkakataong ito, may ginamit uli siyang panibagong tao na tatanggap ng pera. Ngayon, itong tao naman na ito is nung tumatawag siya doon sa biktima, sabi niya na nagpakilala siyang boyfriend siya nung may-ari ng account na bogus account na which is the scammer ngayon. Dahil sa ginawa namin entrapment operation, madali naming nahuli itong kasabwat nitong scammer na ito. Para hindi na mabiktima pa ng ganitong klaseng panluloko, ito ang payo ni SP01 Cacho para sa mga online shoppers. Ang may papayo po namin, sa lahat po ng mga online shoppers, huwag po sila basta-bastang maniwala sa isang pagka may pinost, lalo sa Facebook, sa mga ibang website. Titignan po natin ang isang transaksyon na ito kung talagang ito ba ay legitimate. Mas maganda po ang gawin natin pagka yung mode of payment natin is mismo magkipagkita po tayo sa taong ito para masigurado po natin na talagang legitimate ang transaction na ito para hindi po tayo maloko. Kung makikipag-meet up man po tayo at magbabayad tayo ng personal sa isang tao na ito, magsama po tayo ng kasama natin dahil baka ang mayan naman ito, baka maloko rin tayo at baka ma-hold up tayo or ganyan na ibang case naman ang mangyayari. So, magiging ano po tayo, magiging maingat po tayo sa mga ganitong transaction lalo na sa online. Palaging tatandaan, maging listo sa mga mapagsamantalang tao. Kanilang mga estilo, dapat maging alerto kayo. Maging mapagmanman sa mga taong nais man lamang. Huwag maging biktima ng kanilang modus operandi.